baka maka-encounter din kayo ng ganitong senaryo or problema. Ang securing base ng ating telescopic sa hydraulic sa rampa ay natanggal or nawaksi, mga boss. Kaya para makaplastar ang rampa sa barko ay tinalian muna ito ng mga kamalong at kadina bilang remedyo. Gagamitin pa kasi ito pang secure ng barko. Isang mapagpalang araw, mga boss. Meron tayong job order ngayon. Ito yung pag-repair ng ating base dito sa telescopic. Emergency trabaho to, mga boss. Angaoy, maipita dire, gamay kay lugar. Secured na pala ang barko at ito na sitwasyon ng ating telescopic. Na-chin block na namin to, mga boss, pataas. Parang konti na lang ang kumakapit na welding ng lumang base, kaya siguro ito napuka. Ngayon ay amin itong ipaplastar at ibabalik, mga boss, no? Pero bago ang lahat, ay disclaimer muna tayo. Ang video na to ay para sa may malawak na pangunawa lamang at para sa mga mekanikong katulad ko at mga baguhan. Para kung sakaling maka-encounterin kayo ng ganitong senaryo, ay alam nyo na kung ano ang mga gagawin. Wala po itong intensyon ng paninirang puri or pananakit kahit kanino man. Bagkos ito po ay sharing ng kaalaman lamang. Ngayon ay chinichinblock namin yung pangunahan na base ng ating telescopic, mga boss. Kasi nga nabaluktot yun kanina. Para mabalik sa dating anyo niya ay kailangan i-heating, tapos i-chinblock, tapos i-welding, and that's it. Ngayon ay dandahan na namin i-down ang ating telescopic, mga boss. Gamit naman ang ating kamalong. Full force pala kami sa trabaho na to, mga boss. Taga-deck at taga-engine. Tapos kasama ko si Paridodong, ang ating welder. Ngayon ay kailangan lang nating i-align ang ating telescopic. Kailangan na malagay siya sa dati niyang anyo or sa dati niyang plastada, mga boss, yung original niya. Nang sa ganun ay hindi tayo mamumurblima during sa pag-up ng ating rampa at pag-down para pantay ang kabilang telescopic nito, mga boss. Kinukunan pala namin ng basihan yung kabilang telescopic niya, yung sa pabor. Tapos pati na din itong tinanggalan ng base. May mga marka pa kasi dito, mga boss, kaya madali lang mabalik ito sa kanyang dating lalagyan or plastada. Oh, gikapoy pa ka? Bungal ra! Medyo mabigat tong ating hydraulic dito, mga boss, no? Itong cylinder at ang ating telescopic, hindi kaya ng isang chin block lang. Hindi ko lang alam kung ilang tanners ito dahil wala rin naman nakalagay na nameplate. So ngayon ay naplastar na natin ang ating base sa telescopic at ito na siya, mga boss, oh, yan. So nabalik na siya sa kanyang original na plastada, mga boss. Ngayon ay lilinisan na lang to ni Paridodong at ipo-pull weld na natin. Gawin nating mas matibay ang base na to kaysa sa dati. Tatanggalin tong lahat ng mga plate na walang gamit at nakabaluktot para hindi siya magalaw. Itinataking na ni Boss Dungars itong sa unahan ng ating base. Pagkatapos mataking ay ipo-pull weld na natin, mga boss. Titirahan na natin to. Para mas madali ang trabaho, mga boss, ay kailangan ko talagang tumulong dahil si Boss Dungars lang naman ang nag-iisang welder namin dito. Pagkatapos pagkaganito ang trabaho, emergency at malakihan, ay tutulong talaga ako sa pagpo-pull weld. Si Boss Dungars na ang taga-pit up at taga-sitting ng lahat ng mga bracket. At ako naman ngayon ang taga-pull weld at taga-tacking, mga boss. Kung hindi kami magtutulungan dito, ay siguradong hindi makakabiyahe to bukas. Ngayon ay sinusubukan namin itong ibalik sa dati niyang anyo pero medyo pangit tingnan, mga boss, kaya tinatanggal na lang. Papalitan na lang natin ng bagong plate. Pagkatapos ay dadali ko ng nilinisan ang ating workpiece. Mas maganda na malinis to, mga boss, para kapit na kapit ang ating welding. Nakadalawang beses na pala akong palit ng damit dito. Medyo mainit kasi dito, mga boss, no? At umuulan pa ngayon. So mahirap nang magkakasakit at siguradong wala tayong sasahurin kung makaka-absent tayo. Inuna ko pala sa pagtira tong vertical niya. Kibali, matagal-tagal talaga tong matatapos, mga boss, dahil dalawang beses namin tong tinirahan, ni root pasan at capping. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Boss Jerome, isang dating mekaniko ng sasakyan na ngayon mekaniko na ng barko. Marami pa akong pangarap sa buhay, mga boss. At isa na dito ang makatulong sa kapwa-tao. Kaya kung gusto mo kong tulungan, pakishare ng aking video. Ang tira ko po ngayon ay root pass muna at papakita ko sa inyo ano yung root pass. Ito, mga boss, oh, ang laki ng gap ng tinarahan ko. Root pass pa lang yun pero hinimbis na. Makikita nyo na ang kaliskis ng buhaya. Pagkatapos doon sa vertical ay dito naman tayo sa flat position. Iba na namang tutorial to. Baka akalain nyo hindi ako welder. Nagwi-welding-welding ako. Baka akalain nyo hindi matibay, ha? Hoy, meron akong NC to. At meron akong WQT. Kayo, meron? Meron? Di nga lang pasado. Pagkatapos mapit up ni Boss Dungars ang lahat, ay ito na, full weld na kagad. Walang oras na aksayahin kasi malapit na mag-alas 12. Pagkatapos ko doon, ay si Boss Dungars naman ang dito. Tinanggal niya ang mga lumang bracket, mga boss, para itanim ulit. At ito na ang itsura niya. At dahil sa medyo namumula at nangangati na aking mata, ay si Boss Dungars naman ang magwi-welding. Tapos na kasi siyang magpabricate ng lahat ng mga bracket, mga boss, na kakailanganin. At kung nakikita niyo, yung maambon talaga dito. Ito na lang dalawang bracket ang ikakabit namin, mga boss, at magtitesting na tayo. Malapit na talaga kaming matapos. At sa punto na to ay tumitigil na talaga ang ulan. Magandang sinyalis to, mga boss, para makapagtesting. At ito na, magtitesting na tayo. At habang magtitesting kami, mga boss, isi-shoutout ko muna kayo lahat, mga solid fans and subscriber, followers, I love you. Bangga lagi.
Oy, na-secured na ang atong rampa mga boss at goods na goods pa rin ang ating base na ginawa. Masasabi kong matibay na talaga to. Pwedeng pwede na tong isasabak sa bakbakan. Mag-aalauna na pala mga boss. Ingat sa biyahe. Ambrut!